Iba't ibang produkto ang maaring magawa mula sa kapis, kaya naman marami tayong mga kababayan ang umaasa dito. Nabubuhay ito sa tubig tabsing o tubig na pinaghalong alat at tabang. Pero paano nga ba mapapangalagaan at mapaparami ang mga kapis? Narito ang ating eksperto, si Dr. Gladys Resubal, aquaculturist mula sa Bataan. Sa pag-aaral ay nanguha po kami ng koleksyon ng mga inahin na po. Mga ano na po sila, 10 hanggang 12 piraso bawat kilo. Pagkatapos po, nilagay po namin sila sa breeding pen or rectangular po siya, 20 by 50 square meters. Pagkatapos ng isang buwan mula sa breeding pen, ay natural na mapipisa ang mga kapis. At makalipas muli ang isa pang buwan, ay maglilitawa na ang tinatawag na villager. Ano nga ba ito? Narito muli si Dr. Resubal. Yun po yung mga free swimming stage ng kapis. Na pag sila po, mga 3 weeks lang po, sila po ay kakapit na sa bottom po ng dagat or sa coastal area. Lalaki po sila sa isang buwan po hanggang 4 na buwan. Pagdating po ng 4 na buwan, matured na po sila. Yun po ang time na makulek natin yung matured kapis. So sa pag-ani po naman, kailangan po ay natural yung paraan. Hindi bawal po ang dredging or yung sinasabing gumagamit po sila ng pang halukay. Kasi po yan ay bawal according po sa batas ng BFAR. So ginagamit po natin, matured po, kakapain lang po. Kakapain lang po sila during low tide. Doon lang po sila pwedeng kunin. Taong 90s nang unti-unting mawala ang industriya ng kapis sa Bataan. Dahil dito, pinag-aralan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, sa pangunguna ni Dr. Nicomedes Eliasar, sa pakikipagtulungan naman ng BFAR Region 3, Provincial Government of Bataan, at Municipal Office ng Samal, na muling ibalik ang sigla ng pagkakapis sa Bataan. As of 2017, being po ako yung nangunguna dito sa Bataan, sa pag-aalaga po ng kapis, napundahan naman po ng Provincial Government o Bataan yung restocking po, yung paglalagay ng mga breeder or mga inahing kapis sa mga sanctuaryo po ng Pilar at Orion. So by next year po, meron na naman po kaming nakalaang pondo para po ma-maintain po yung dami ng kapis para po sa industriya na ginagawa na po natin ngayon. Ano-ano nga ba ang mga produktong maari nating magawa mula sa kapis? Sa ngayon po, marami na po tayong produkto. Mula po sa paggawa ng bintana, kasama na po doon yung pintuan, parol, chimes, kurtina. Magpapasko po tayo ngayon, marami po ang namimili na dito ng parol. So, kayang-kaya po ng taga-Bataan yung paggawa na po ng mga produktong galing po sa balat ng kapis. Ang kapis ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Bataenyo. Kaya tinutukan mabuti ng Department of Agriculture at lokal na pamahalaan ang pagpaparami dito. Mula sa Samal, Bataan, ang ating nakasamang eksperto, si Dr. Gladys Resubal. At para sa Usapang Agri, ako po si Cheche Masikat.